So what's up mga otid, kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko mga tito. Ngayong araw na to mga tito, bibilisan lang natin to dahil ilang beses na tayo inuulan dito. Ayoko naman mag-record mga otid ng malakas yung ano, mas malakas pa yung ulan kesa sa boses natin, di ba? So yun, ngayong araw na to, tuturuan ko lang kayo mag-pack or mag-kondisyon ng mga isda nyo bago nyo sila ipaship ng malayuan. So katulad nito mga otits, papaship na po natin to bukas sa Paete, Laguna. Itong dalawa, tignan nyo mga tito. Yan. Papaship na natin yan bukas sa Paete, Laguna. Hindi kaya ng Lala move mga otits, sobrang layo. Ayan, taga lang, ang daming tampak pala dito. Ayan. So yun, nagpapasalamat ako sa mga ka-otit natin na patuloy na sumusuporta, sumusubaybay, nanonood sa channel natin mga otits. Dahil kung hindi sa inyo, hindi mag-up yung video, hindi mapapanood ng ibang mga ka-otit natin at higit sa lahat, kapag hindi nag-up yung video at hindi pumutok yung video, syempre walang ibang manonood doon, walang order sa atin. Kaya nagpapasalamat ako unang-una sa inyong lahat mga otits at syempre sa mga tuloy-tuloy no, kada araw walang humpay na may mga order sa atin ng beta. So maraming salamat sa inyo. Nagpapalala move, Caloocan, malayo, sobrang lalayo mga otits. Tapos pag hindi kinakain ng Lala move, syempre yun nga, pinapaship natin to. So alam nyo naman mga otits no, meron tayong ginawang fish food, yung Titonomics fish food ito. So available to mga otits sa Shopee natin. Ayan. So ito yung pinapakain natin sa mga isda natin dito. Bukod doon mga tito, eto, meron tayong bulati dito at meron tayong kitikite. Ayan. So, puro live foods tayo dito mga tito. At eto nga palang Titonomics fish food natin mga otits. Innovation na lang to kasi kung matatandaan nyo, 2 years ago mga tito, gumawa tayo ng fish food natin. DIY fish food. Eto, innovation na lang to. So, subok na talaga to ng panahon. So, sa mga gustong umorder, ulitin ko lang sa Shopee, meron na ito ha. Tapos, eto nga. To be fixed, kailangan na kailangan nyo to kasi importante to mga tito kasi 3 to 4 days bago dumating yung isda doon sa buyer nyo. So kailangan mga tito, kargado sila ng live foods. So sa akin mga tito, wala naging problema sa awa ng Diyos mga tito. Lahat ng pinapaship natin kahit malayuan, Ilocos Norte, ay Ilocos Sur, tapos Pangasinan, tapos may mga order pa sa atin ata mga dalawa. Pero wala namang naging ano doon, walang naging casualties, walang namatay mga otits. Kasi kailangan nga mga tito, live foods yung ipapakain nyo. Kasi parang tayo mga tito, di ba pag bumabiyahe tayo, gusto natin full pack para umabot tayo ngayon. Di ba, kanyari mag-a-apply tayo, di ba, mag-a-apply tayo. Umagang mag-aalis tayo niyan, mga alas 5 ng madaling araw, papuntang Maynila. Kailangan, di ba, busog ka din. Kasi wala kang isasagot sa interviewin mo, di ba, parang ganun din. So kailangan may live foods tayo mga tito, ayan. Papakainin nyo sila ng Tubifex. So ayan, pag nakakain na siya mga otits ng Tubifex, syempre kailangan i-flare nyo yan, ipa-flare nyo yan. Pag exercise nyo sila, pag nag-flare yan, magpupups yan mga tito. So sa pagkukondisyon mga tito no, ng mga isda natin bago natin sila ipak, nagagaya na ako kay Bernie, nagiging ano na ako, nagiging konyo na ako ha. Bago natin sila ipak mga otits, parang ano lang yan ha, bibigyan ko kayo ng example mga tito. Parang nagkukondisyon lang kayo ng breeder nyong male. Ng mga breeder nyo, bago nyo sila isa lang sa breeding. Diba yung male, kinukondisyon nyo, tsaka yung female within 1 week kumakain ng live foods. Tapos yung male, may iwan sa breeding tank hanggang sa maging prism yung fry natin. Ilang araw silang hindi kumakain mga otits. Parang ganito rin yung mga isda natin na ipapaship sa malayo. So kasi nga hindi sila kakain ng ilang araw mga tito, kaya kailangan live foods yung ipapakain nyo. Ako sa akin mga tito, wala akong problema doon kasi nga bukod sa Titonomics fish food mga tito, puro Tubifex talaga yung pinapakain ko dito sa mga isda ko. So fast forward natin mga otits no, kunyari alas 9 yung shipment no, alas 7 ng umaga mga otits gumising kayo no, pakainin nyo sila ng live foods. Pagpakain nyo ng live foods ng alas 7, pag-flaring nyo, makikita nyo yan mga otits, magpupups yan. Ayan, katulad ng female, kung napapansin nyo, may poops, di ba mga tito, may poops. Ayan, yung female, oh. Ayan, may poops, di ba mga otits, may poops. Ayan, alas 9 shipment, alas 7, pakainin nyo ng umaga. Tapos, pakainin nyo,
Pag flaring nyo, yun na yung huling flare. Ang kagandahan mga otits sa beta, napapatay natin sila. Mga otits, ayan o. Palaglag na po yung poops niya. Ayan yung babaeng grizzle natin. Ayan o, ganda. Ang pogi. Baka kumindat po sa inyo mga tito. Yan, paship natin agad. So ganun lang mga otits, after nila kumain, syempre ipiflare natin. Tapos ipapak, ay oh, no! Ipapak na natin sila mga tito, no? Yun, mamaya ipapak natin. Papakita ko sa inyo kung paano naman sila ipak. Parang sagwa. Pero yun, eto kasi mga otits, siguro mga 10 o 15 ata yung nagtanong sa akin ito. Hanggang sa natabunan ng mga GCs. Alam niyo naman si otits, marami tayong GC. Ayun, natabunan ng natabunan. Hindi ko nasagot. Tapos medyo parang ngayon ko naalala na parang ang dami palang nagtanong sa akin, no? Hindi po ako snubber, natatabunan lang po talaga ng mga GC. Yun. So yun, kaya ako to ginawa yung video na ganito mga otits, no? Para sa inyo to, kasi baka malay nyo, gusto nyo mag-ha business, gusto nyo pasukin yung pagsiship sa ibang lugar, no? Para kinship nationwide na rin kayo katulad ni otit, di ba? So yun, hindi tayo nagdadamot mga tito sa knowledge. Yun. So dahil condition na mga otits yung isda, ipapak na natin ngayon. Meron tayo ditong miracle potion. Siguro isa lang yung ibabalot ko mga otits na isda. Hindi ko na ibabalot yung pair parehas kasi sayang sa plastic. Okay. Kukunin ko lang yung lalaki mga kapuso. Lalagay ko lang sa plastic. Wala namang problema mga otits kung maraming tubig, marami yung hangin, ganun. Basta akong ginagawa ko kalahati. Kalahati yung tubig, kalahati yung hangin. Wala namang nagiging problema yun. Basta kondisyon yung isda nyo. Tsaka napatayin nyo. Ang problema kasi dyan mga otits, pag hindi nyo napatay, dun tatayin ang tatay ito dun sa plastic. Basta sa akin, kalahati yung tubig, kalahati yung hangin. Ganyan. Buhay naman eh, mga tito eh. Teka lang, kanina nabuhol ko kasi to. Tanggalin ko lang, sayang eh. So, ito na siya mga tito, di ba? Okay. Luluwagan natin tong isang plastic. Kailangan maluwag pag ipapak. Okay, ayan, papasok natin. Pabaliktad mga tito yung plastic. Kasi ang ayaw natin mangyari dyan, pag nakaganto yung plastic, pwedeng maipit yung ulo ng mga beta natin doon sa dulo. So ayan, okay na siya. So ayan mga tito, pag okay na siya, ayan, ganyan siya. Lalagay na natin siya dito. Paglagay natin dito mga otits, ako mga tito ha, nilalagyan ko pa ng packaging tape. Nilalagyan ko siya ng packaging tape dyan. Para syempre mga otits, safe na safe. Alam niyo yung mga ahas, di ba? Bagong hinuhuli yung mga ahas, nilalagyan ng kumot, di ba? Nilalagyan ng kumot, nilalagyan ng panyo sa may mata nito, sa may mukha nito, para nang sa gayon di sila may stress. Lagay nyo rin mga otits, para tsaka para safety na rin. Kung sakaling ano, hindi mabubutas agad yung plastic, di ba? Parang gulo ko mag-explain, no? Naubos kasi yung packaging ko, mga otits. Ayan, bibili pa ako mamaya. Bi, ubos na ba yung packaging? Bi? Ayun. Ubos na daw. So, ayun. Ito muna gamitin natin. Pero packaging, isipin nyo, packaging tape to. Para safe na safe, mga otits. Packaging, di ba? Na-packaging na to, nalagyan ng tape to, yung isda. So, siyempre, ganyan nyo. Isipin nyo na lang, packaging tape to. Ayan, para hindi naman siya bumukas. Ah! Tapos nagandaan na rin ako dito ng bubble wrap. O, hindi ako ganito mag-ano, ha? Hindi ako ganito magbalot, mga otits, ha? Yung mga ganyan-ganyan, ha? Ngayon lang to, kasi mabilisan lang to. Kapos pa yung ginupit ko. So yan mga otits, bubble wrap. Ayan, ganyan. So ito na yung kinakatakot ko mga otits, naubos na po yung
fucking tape natin. Ayan. Naubos na siya. So, ayan. Ganyan yung magiging itsura niya, mga tito. Hindi lang malinis sa likod. Taran! Pero hindi po ako nagaganyan, ha? Hindi po ako nagpapaship ng ganito. Kailangan, syempre, presentable yung ipapaship nyo. Kaya lang naubusan tayo ng tape. Bibili pa ako mamaya. Kasi may papaship ako nga bukas sa Paete, Laguna. Okay. So, ganyan siya, mga otits. Ang tulong naman ng bubble wrap, syempre, kahit ihagis-hagis yan, eh, tatalbog-talbog lang yung mga isda natin sa loob. At higit sa lahat, mga tito, pag-condition yung isda nyo, ako kasi, mga tito, meron akong isang pinaship, umabot siya ng 5 days. Umabot ng 5 days, pero okay naman yung isda. Goods na goods, buhay na buhay yung isda. Pati yung dap niya, mga otits. Yung dap niya natin, pinapaship natin. Minsan, nagpi-free tayo ng dap niya. Depende, mga otits. Siyempre, kailangan kasi balance yung ano eh. Balance kasi meron tong ano eh, kinikilo rin to. Kinikilo yung items. So, ayan, condition yung isda, buhay yan, mga otits. Tapos, plus yung tubig, okay lang. Nagpapang-abot naman. Kasi ang mahirap niyan, pag konti yung tubig, tapos ito, na-stuck sa bodega. Tapos, pag na-stuck sa bodega, mainit, iinit yung tubig. Pag konting-konti talaga yung tubig, iinit yung tubig, maluluto yung isda nyo. Kaya minsan umaabot, agnas-agnas na. Yun, comment down below kayo kung sino nakaranas nun. Siguro, kinondisyon nyo ng breeder. Kinondisyon ng breeder yun, wala na siguro mga otits. Tapos ang nangyari lang, naluto lang yun sa bodega. So yun mga otits, ayan, uulanin na po tayo. Uulanin na naman tayo mga otits. Kailangan natin magmadali kasi syempre, baka mas malakas na naman yung ulan sa boses natin. Pero yun na nga, dito na nagtatapos yung video. Sana mga otits, makatulong to sa inyo, lalo yung mga nag-PPM sa akin. Yun, pasensya na mga otits, hindi ko kayo masyadong ma-replyan yung iba dyan kasi nga natatabunan ng GC or di kaya minsan talaga nabablock ako sa messenger. So, kasi alam niyo naman, halos lahat ng GC kasali ako dyan. Sinesend ko yung link ng mga video ko dyan. Kaya minsan nabablock yung Facebook ko, nabablock yung page ko, nabablock yung messenger ko. So yun mga tito, pero nagpapasalamat pa rin ako sa walang sawang suporta nyo, sa walang sawang panonood ng mga video natin, sa mga bagong labas na video natin. Titonomics Fish Food, available sa Shopee. At syempre, ano pa ba, yung Betta Fish, dap niya, can ship nationwide po tayo mga otits. At sa mga gustong order ng Betta, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook natin sa comment section para ma-PM nyo po ako. Isisend ko po yung mga available natin na Betta. Salamat sa inyo lahat.